Usap-usapan ngayon ng 23 billion pesos na estate tax na sinisingil ng BIR mula sa pamilya Marcos noon pa pong 1991. Ang estate tax po ay ang inheritance tax o yung buwis na binabayar ng isang pamilya para sa mga mamanahin nila. Opo, baka lang po hindi niyo alam, kung kayo po ay namatayan na magulang, kakaltasan dapat ng buwis yung inyong mamanahin. Sa lumang Internal Revenue Code, ang inheritance tax ay nasa pagitan ng 3% hanggang 60%. Depende sa laki ng kayamanan na mamanahin ng mga anak at asawa. Yun lang, marami ang hindi nagbabayad ng estate tax dahil kung ang mana ay wala pa pong 10,000 piso, exempted po yan sa estate tax. Noon, kung nasa 3 million pesos naman ang estate, aabot ng 60% ang babayaran mong buwis. Sa kaso po ng Marcos family, tsak na labis sa 10,000 pesos ang kanilang minana. Ayon kasi sa Presidential Commission on Good Government o yung PCGG, itatayang nasa $10 billion ang nakaw na yaman ng pamilya. Katunayan, nasa $4 billion pa lang ang nababawi sa ngayon. Si Ferdinand Marcos ay namatay in exile sa Hawaii noong September 29, 1989. Ngayon, Hunyo 1990, umuo ang BIR ng isang special tax audit team para alamin kung magkano ang mga tax liabilities ng pamilya Marcos. Matapos ng isang taon na pag-iimbestiga, ito po ang findings ng BIR. Una, hindi nagbayad ng estate taxes o inheritance taxes ang pamilya Marcos at hindi rin sila nag-file ng income tax returns. Ayon po sa Special Tax Audit Team, may utang or estate tax liability ang pamilya Marcos na nagkakahalaga noon ng 23.3 billion pesos. Yan daw ang buwis na dapat bayar ng pamilya Marcos para sa kanilang mana base sa sari-saring dokumentong nakalap ng BIR at ng PCGG. Ngayon, maliban po dyan, meron daw deficiency income tax assessment ang mag-asawang Marcos na 333,000 pesos at si Bongbong Marcos na 20,000 pesos. Yang kaso po ni Bongbong Marcos ang magiging basehan ng kanyang conviction sa Quezon City RTC sa salang failure to file income tax returns noong 1995. Ngayon, ano ang ginawa ng BIR? Nagpadala po ito ng Notice of Tax Deficiencies and Liabilities o paniningil sa mga address ni Imelda at Bongbong Marcos mula 1991 hanggang 1992. Noong unang bahagi ng 1991, maaaring hindi pa po nakakabalik ang mga Marcoses sa bansa. Pero noong 1992, tsak na nandito na yung mga Marcos dahil tumakbo pa nga si Imelda Marcos sa pagkapangulo noong 1992 elections. Nagpadala rin ng notice ang BIR sa kanilang abogadong si Dean Antonio Cornell. Pero ni minsan, hindi raw sila sumagot. Pebrero 1993, nagsimula ng kumpiskahin ng BIR ang ilan sa kanilang mga ari-arian bilang pambayad sa mga tax liabilities. Kasama po rito ang 11 piraso ng lupa sa Tacloban, Leyte. Dito na pumalag ang mga Marcos. Hunyo 1993, nagsampa ng injunction si Bongbong Marcos sa Court of Appeals para ipatigil ang pagkukumpiska ng kanilang mga lupa. Hindi raw sila binigyan ng pagkakataon na questionin ang komputasyon ng BIR. Pangalawa, ang probate court lamang daw at hindi ang BIR ang may kapangyarihang mag-assess ng kanilang mga tax liabilities. Pero binasura ng Court of Appeals ang petisyon ni Marcos kaya't inakit po ito sa Korte Suprema. At noong June 1997, naglabas ng desisyon ang Korte Suprema para katigan ang ruling ng BIR at ng Court of Appeals. Ayon sa Second Division ng Korte Suprema, final and unappealable na po ang desisyon ng BIR dahil hindi naman ito kinwestiyon ng mga Marcos nung meron pa silang 30 days sa ang pamilya para magsampa ng kanilang complaint o petisyon para harangan yung assessment ng BIR. Dagdag pa ng Korte Suprema, walang pwedeng irason ang pamilya Marcos dahil nasa bansa na po sila nung ipadala ang ilan sa mga notice of assessments ng BIR sa kanilang mga address. May pagkakataon daw ang pamilya na magsampa ng reklamo pero hindi raw ito ginawa. Tila pumitik din ang Korte Suprema nang sabihin itong ang sino mang magrereklamo sa korte ay dapat daw walang bahid ng dungis yung mga kamay. At sa ganitong paraan,
naging final and executory ang desisyon ng BIR para singilin ang pamilya Marcos ng 23.3 billion pesos po noong 1991 para lang sa kanilang mamanahin. Labas pa po dyan ang pagkwenta ng patong-patong na mga interes dahil sa dalawat kalahati dekada na hindi nabayaran ang estate tax na yan.